Hi guys! Good day! Maayong adlaw! Magandang araw po sa inyong lahat. This video is sponsored by Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Guys, kung kailangan niyong kumuha ng documents from Pinas habang nasa abroad kayo, NAP can help. Pinadali po nila ang pagkuha ng NPI clearance, DFA apostille, PSA documents tulad ng birth certificate, at SINOMAR. Recognized din po sila sa Danish Central Business Register. Kaya guaranteed po na legit at hindi peke yung mga dokumentong makukuha nyo sa NAP. For more info, just visit the www.authentication.dk or visit their Facebook at Fast and Easy Apostille PH. So, anong hinihintay nyo? Mag-inquire na sa Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Thank you guys and have a good day! Hi guys, welcome to Jelly's Vlog. Yeah. Yeah. Fernando. Sí. Sí. Hola. Hello. Hello mga lakay. What is up mga lakay? Hindi ko vlog to, hindi ko vlog to. Vlog ni ano. Yes guys. Andito na ako. Okay, sa mga hindi nakakilala, kasama ko po si Exical Ballesteros. Yes, so isa po din siyang vlogger. So welcome to my ano, Buhay OFW episode. Alam niyo naman yung mga tanong ko about sa vlog na to. So nandito po kami ngayon sa Madrid, Spain. Ba't ako kinakabahan? Okay lang yan. Eh sige, pakilala ka. Hi everyone, ako nga pala si Exical Ballesteros. Nakasalukuyan, dito nakatira sa Madrid, sa atin sa Pilipinas. Ako ay taga Baguio. Igorot? Hindi po, pero pinanganak ako. Ikaw? Ikaw, Tagalog. Pakilala mo yung sarili mo, true Espanyol. Okay. Hola, me llamo Etiquel Ballesteros. Soy guapo. No. May mga kasama pala ako. Walang sawang kasama. Hindi lang ako nag-i-interview kay Ezekiel. Tatlo kami. Ate din, sa likod. Okay, back to you. Alright. Ezekiel? Yes, ma'am. Paano napunta si Ezekiel? Ano kung pag-pronounce kasi na? Ezekiel, with X. Ezekiel. Bale. So, paano ka ba talaga napunta dito? Napunta po kasi ako dito ate naman. Since 2013. So, kinuha kasi ako ni Mama. Ah, nandito yung nanay mo? Oo, si Mama. Bale siyang nag-petition sa akin papunta ko dito. Then, matagal na, Mama? 10 to 11 years na po siya dito sa Spain. Wow. Maalala mo ba paano kanila pinrasis? Una po kasi dyan, sa Pilipinas, nauna talaga sa pagkuha ng NBA clearance. And then, pagpirma din sa amo, ganun, parang kasi petition eh. Makapunta ka lang dito, pag pinetition ka ng parents mo. Pag residence, tsaka citizen parents. Citizen, no? Citizen na ba parents mo? Hindi po. Residence lang po. Okay. Ilang taon ka na nung pumunta dito? 16 years old po. Mga 16 years pero, old. Pero, pasok pa yun, di ba? Pasok pa po yun. Kasi guys, pag nag-process ng papel, pag residence yung pinetition ka ng parents mo, pwede daw yung 18 below, 18 makukuha ka ng ano mo, parents magulang mo. Bali, pabalik-balik po kami sa embahada ng Spain sa Pilipinas, sa Makati. Umabot pa nga po ng 2 months. From Baguio to Makati, sobrang layo nga po ng Baguio. Kasi taga Baguio siya. Kaya pala hindi siya nilalamig, girls. Lesson na yun. Naka-coat, tapos siya naka-t-shirt lang. Wait lang. Yung mama mo, nagtatrabaho sa bahay? Sa bahay. Okay. So, kinuha siya ng mama niya. Petition. Yes, ma'am. Petition. Bakit mo choice na mag-apply? Well, 16 ka pa lang noon, di ba? Nung time po kasi na yun, ang bali yung nagsabi ko sa akin, yung lolo ko. Sabi niya sa akin noon, at least daw dito, makakasama ko si mama. Matagal ko kasi hindi nakasama si mama. Well, though, since pabalik-balik siya from Philippines, siyempre nung time na yun talagang hatid sundo. Ako bilang bata, umiiyak pa ako nun sa airport. Sabi niya, gusto mo na bang pumunta dun kay mama mo? Gusto mo na bang pumunta sa ibang bansa? And then, ang sinabi ko nun, sige, umuwi ako agad. Kasi, ang naiisip ko nun, parang better future. Yun lang, parang better future siya makakasama ko si mama. Mas maganda yung siguro magiging kinabukasan ko dito kesa sa Pilipinas.
kasi sa atin, syempre hindi naman po natin masasabi yung kapalaran mo doon. Dahil na ngayon, may pinag-aralan, kung may pinag-aralan ka, natapos ka ba, or something, may mahanap ka bang trabaho. Kaya mas pinili ko po yung opportunity na pumunta dito. So pagdating mo dito, nag-aral ka? Syempre 16 pa. Nag-aral po ako ng una sa lahat nag-ano po ako ng language. Syempre wala pa po akong kaalam-alam sa mga language. Nung pagdating ko po kasi nung dito, syempre medyo nalungkot ako kasi parang nanibago sa lahat. Kanino ka didepende? Sa sarili mo rin lang kung wala kang kaibigan dito. Pero pag tumagal-tagal, once na na-adapt mo kasi talaga yung culture nila dito, parang napapalapit ka sa kultura nila. Hindi naman naglalayo yung culture natin sa kanila. Colonized by Spaniards. 300 years again. So itong pagbablog ko kasi, I just want to share sa mga kababayan natin. Kumbaga ito yung isa sa libangan namin. Hindi naman namin to ginagawa for fame. Ginagawa namin to just mag-enjoy din, tsaka makatulong sa information ng mga gustong mag-ibang bansa. Kung ano yung passion mo, just do it and go for it. Kasi pag once na minahan mo yung pangarap mo, mamahalin ka rin yan pabalik. So parang yun po yung nagiging ano ko palagi, motivation. Yun nga, kagaya nung tanong niya kay Kuya Mark nun, pag-isipan yung mabuti, kung gugustuhin nyo ba talaga yung gagawin nyo o yung tatrabawin nyo pag napunta kayo sa ibang bansa. Siyempre, ang mga tao sa atin sa Pilipinas, ano bang iniisip, gusto nilang better future para sa mga loved ones nila, tayo napaka-blessed na natin. Kung pupunta sila ng ibang bansa, di ba, may sasanglapan nila yung ari-arian nila, yung bahay nila, para lang just to... Kalabaw nila. Di ba, tayo, para palit mo pa yung kayamanan mo para lang makapunta ka sa ano yung ari-arian mo. Tapos ano yung mga dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Hindi kami masaya dito. Work. Kahit winter na may sakit ka, babangon ka, talagang kailangan magtrabaho. Talagang masabi ko talaga na yung OFW talaga, bayani talaga ng Pilipinas yan. So ngayon nagtatrabaho ka? Sa ngayon, Tea, talagang huminto muna yung trabaho namin. Kasi nga pandemic. Apektado. Ngayon, kahit yung trabaho namin, yung company namin, apektado rin ng pandemic. Before nung pandemic, kumusta naman yung buhay? Okay naman. Nag-enjoy ka ba naman dito? Nag-enjoy naman. Hindi naman sobrang... Ikaw lang ba mag-isa? Wala kang kapatid? May kapatid ako, kapanganak, pero syempre iba yung ano namin. Parang isaling nanay namin, pero iba yung tatay namin. Magkaiba kayong mag-ano. Pero nakakatanggap ka ng aircon. Sa ngayon, hindi ako nakatanggap. Why? Kasi talagang on-call naman ako. Kasi umalis ako nung una bago mag-lockdown. Hindi ka kontrato. Hindi kontrato. Pero ang sinabi, tatawagan ulit ako. Uh-oh. So yun ang inaantay ko po sa ngayon. So ngayon, sa mga gustong pumunta ng abroad or mag-ibang bansa, anong masasabi ko sa kanila? Sa mga gustong pumunta ng ibang bansa at sa overseas, pag-isipan nyo muna ng mabuti. Kasi hindi talagang madali yung kayong hinatnan nyo. Sabihin natin, may mga times na mag-i-enjoy ka, pero lahat ng pag-i-enjoy mo, pag susumikapan mo yun, pag-ihirapan mo muna. Kung talagang buo yung loob mo, magpunta ng ibang bansa, go for it. Just focus on your goals. Sabi ko nga, mahalin mo na yung pangarap mo. Kasi pag once na minahal mo yung pangarap mo ngayon, ulitin ko ulit, mamahalin ka rin yung pabalik. Wow! Isa lang bang trabaho mo? Resto lang talaga? Paano mo nahanap yung mga trabaho mo? I mean, recommend ko talaga. Yung mga sa mga kaibigan. Kasi lalaki siya. Sige, mahirap naman kung babae siya. Kung babae, of course. Tingnan mo, no? Lalaking. Kasi nga, guys, mahirap dito ang lalaki maghanap ng work. Babae lang talaga yung madaling mag-work. Lalo sa bahay. Sa bahay, madali. Na-try ko rin po mag-work as a sushi man. Try ko magkatay ng salmon. Na-try ko ding maghugas ng pinggan. Sabi ko nga, hindi madali. Kaya talaga sa una. Mas madali talaga makapasok pag na-recommendation. Maganda din na maghanap na yung talagang ikaw talaga mismo na gano'n. Pero pag sa ibang bansa kasi pag wala kang kakilala minsan, mahirap talaga. Mahirap. Oo. Ayan guys, parang naubusan ako ng question kay Ezekiel. Siya lang yung nag-exile. Wala na akong matanong sa kanya kasi sinabi niya, matalinong bata si Ezekiel. Pero guys, sa mga magtatanong dyan, hindi po siya available. Bale! No. Kasi siya, nag-trending po pa si Ezekiel dyan sa
sa post sa Facebook na ano nga yung bakit ka nag-trending? Hindi no, ano po, unexpected eh. Kasi nung time na yun natin talagang inano ko lang yung caption ko na sabi ko kasi sa girlfriend ko, mag-bihis ka ngayon. Nag-bihis siya. Mahirap naman sabi ko. Maghubad ka ngayon. Yung iba kasi nalakasan mo, maghubad ka ngayon. sa lahat ng babae dyan, hindi nyo deserve yung ganun na, ano, na yeah. Lalaki. Alam nyo? Paano ba? Kasi alam nyo, sa lahat ng mga babae noon, hindi nyo deserve na tratuhin ng ano, ng parang basura ng lalaki. At ituring kayong prinsesa. Wow. Talagang parang kung ano yung anong nanay nyo, dapat ganun nyo rin sila ituring. Tulungan kayo. Kung ano yung problema ng isa, problema na rin ng isa. Kaya magtulungan kayo. Manatili din kayong ano, parang maging ano, stick to one sa mga partners nyo. Kasi isa din yan eh, motivation. 23 years old ka ba? Kung hindi ka 23 years old. Ano, lahat ng lalaki ganun mag-isip? Naway lahat. Naway lahat. Bale. Pero deserve talaga ng mga babae na mahalin. Hindi yung talagang ginagago. Oh, sorry sa word. Pero... Okay lang yan. Sa mga... Okay lang yan. Maraming nagagago ngayon. Okay, guys. So, Ezekiel, promote your channel. So, all. Ito nga pala. Sa Instagram, ako nga pala si Ezekiel Destroy. At sa Facebook. Ano daw? Ezekiel Destroy. Iyan ako na lang. Ezekiel Ballesteros naman sa Facebook. Sa Facebook page ko. Ezekiel Ballesteros Vlogs. Ah, may page ka? Meron. Kaka-create ko lang. So, yes. Baka naman. Baka naman. So, follow lang, guys. So, I think that's all for this vlog, guys. Don't forget to subscribe our channel, Gelay Milcher and Ezekiel Ballesteros. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yeah! Bye, guys! See you.